Kristo ay muling nabuhay, nanaig sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Alleluia, Alleluia, ipag-iwan ngayon. Alleluia, Alleluia, ang kanyang tagumpay. Si Kristo ay muling nabuhay, nanaig sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mapasaamin nawa ang kanyang kakayahang gumanap na kaloob ng Espiritu Santo upang sundin ang loob mo at magawa namin ang kasiyasiya sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Samantalang nasa Korinto si Apolos, si Pablo na may naglagos sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May natagpuan siya roong ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumasampalataya kayo?" "Hindi po," tugon nila. "Ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo." "Kung gayon, sa ano kayo nabinyagan?" tanong niya. "Sa binyag ni Juan," anila. Sinabi ni Pablo, "Ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi." Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya. Sa makatuwid bagay kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila'y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang sa 12 lalaki. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway pakalatin, at ang mga namumuhi tumatakas sa kanyang piling. Kung paanong yaong ulap tinatangay noong hangin, gayon sila itataboy, gayon sila papalisin. At kung paanong yaong pagkit sa apoy ay natutunaw,
Sa harap ng Panginoon, ang masama ay papanaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Awitan ng Panginoon, purihin ang kanyang ngalan. Ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo po ang lahat. Kalaan upang kay Kristo umisan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay. At hindi na kailangang tanungin ninuman. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras, at ngayon na nga, na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo, at iiwan ninyo ako. Gayunmay, hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Meron kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit, laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Narinig natin ang bilin na ni Kristo sa kanyang mga alagad. At ang sabi niya, "Humayo kayo at ipahayag ang mabuting balita." Ang sumampalataya at magpabinyag ay maliligtas, pero ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Napakahalaga na tayo po ay nagpapatuloy na manalig sa Diyos, manalig sa poong Jesus Nazareno. Sa ating bansa, nagdiriwang tayo ng 500 years of Christianity, yung no, kung saan unang ibinigay sa atin, sa mga ninuno natin, ang pananampalataya o paniniwala at pagkilala kay Kristo bilang anak ng Diyos. Ngayon naman po sa araw na ito, ang binibigay sa atin ni Kristo ay mga salita na dapat nating panghawakan na kung saan
Totoo naman po na hindi madali ang manatili na nananalig kay Kristo. May mga pagkakataon at maraming pagkakataon na dumarating sa buhay natin yung pagdududa. Nagtataka din tayo kung minsan nasasabi natin, lagi ka naman nagdarasal, lagi ka naman nagsisimba, pero bakit tayo ang nakakaranas ng matinding problema o kinakaharap? Pero naabisuhan na ni Kristo ang kanyang mga alagad at ngayon ay patuloy niyang ibinibigay yung abiso sa bawat isa sa atin. Na baka nakakalimutan natin, ang pagsunod kay Kristo ay hindi ito one time lang, one time big time. Ito ay mahabang paglalakbay na dapat nating patunayan. Na umaabot sa punto na sabi nga ni Kristo sa kanyang mga alagad, magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanya kayo. Ito yung mga mararanasan ninyo. Pwede kayong iwan, pwede kayong ilaglag. Pero ang sabi niya, di ba, magpakatatag lang kayo. Kahit iniwan na tayo ng lahat, iniwan ka na ng lahat ng mga inaasahan mo, hindi ka pa rin mag-iisa. Naranasan na ito ni Kristo. At sinasabi niya, napagtagumpayan ko na ito at kakayanin din natin ulit. Paulit-ulit. Pwede tayong bumagsak, pero makakabangon tayo ulit. Pwede tayong masaktan, pero makakahanap din tayo ulit ng ligaya. Magiging masaya ulit tayo. Sa ngayon, pwedeng lahat tayo naka-face mask, naka-face shield, pero darating ang araw, mawawala din ulit lahat ng ito. Malaya din natin ulit tatanggalin ang ating mga face mask. Basta't mas piliin lang natin, kahit gaano kahirap, no? Mas piliin pa rin natin ang manatiling nananalig at sumasampalataya sa poong Jesus Nazareno. Hanggang sa kaya natin, hanggang sa kahuli-hulihan ng ating hininga, dapat po tayong manatili sa Kanya. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, pagkatapos mapagtagumpayan ni Jesus ang mundo, isinugo niya ang Espiritu upang tulungan tayo sa mga hinaharap nating pagsubok at sa ating misyon na magpatotoo sa Kanya. Ang ating pong itutugon, Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga inuusig, naway magkaroon ng lakas ng loob na manindigan sa kanilang paniniwala. Manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga natutukso, naway mapaglabanan ang kanilang kahinaan sa pamamagitan ng biyaya ng banal na Espiritu. Manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga nag-aalay kay Kristo ng kanilang gawain, propesyon at negosyo, naway makatanggap ng lakas sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin sa Kristiyanong paraan. Manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Para sa ating humaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19, upang mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito, manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa oras na ito.
Ang lahat ng ito'y inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Panginoon, narito ang alay sa iyo. Nagmula sa iyong bayang masayang nagsalo. Amin sanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay, gawing dugo't katawan mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway makapaghain ng ginanap ng anak mong giliw sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan namin at ang aming kalooban ay iyong palakasin. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong ninarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, alingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig na isa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian.
Malilahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawahan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababahan loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Dinanas mo sa iyong paghihirap at pagkamatay sa krus. Buhay mo'y iyong inialam.
salamat po sa dakilang pag-ibig mo. At kahit na ako'y hindi karapat-dapat sa'yo, salamat po, niligtas pa rin ako. Salamat po, Panginoong Jesucristo. Salamat po sa dakilang pag-ibig mo. At kahit na ako'y hindi karapat-dapat sa'yo, salamat po, niligtas pa rin ako. Salamat po, minahal pa rin ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinapalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos sa ring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus, sa sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At papalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan.
Nuestro